Banata siyam na raan at apat na putisa. Biglang umungal ang tatlong patay na demonic ape king at marahas na tinapakan ang lupa. Boom! Agad na nabasag ang lupa, isang shockwave na kumalat mula sa Grand Lord. Ang cola ay kasalukuyang may mas mababa sa 20,000 happy. Dahil ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay, inactivate niya ang protection blessing para mabawasan ang damage ng AoE skill. Gayunpaman, nakatanggap pa rin siya ng halos minus 8,000 pinsala mula sa pag-atake. Ang iba pang mga manlalaro na tumayo sa loob ng 60 yarda ng tatlong boss ay nakatanggap din ng iba't ibang pinsala, na ang pinakamalayong manlalaro ay nakatanggap ng pinakamaliit na halaga ng pinsala. Gayunpaman, ang mga ranged na manlalaro ng koponan ay nakatanggap pa rin ng halos minus 6,000 pinsala bawat isa. Kaagad pagkatapos gamitin ang skill, sinampal ng Ape King si Kula. Ang Guardian Knight ay nagmamadaling itinaas ang kanyang kalasag upang harangan ang pag-atake. Napaatras siya ng tatlong hakbang ang impact bago niya pinatatag ang sarili, bumaba ng halos 5,000 points ang kanyang HP. Sa isang kisap mata, wala pang 5,000 happy ang natitira sa Kula. Kung hindi dahil sa protection blessing, namatay na siya. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-atake ng Ape King, sunod-sunod na tinakpan ng ilang heal si Kula, na nagpapataas ng kanyang HP sa mahigit 20,000 lamang. Samantala, umikot na ang Fire Dance sa likod ng Grand Lord. Pagkatapos ay itinulak niya ang Thousand Transformation sa dumi. Biglang nagsimulang tumalsik ang tubig mula sa lupa. Pumunta ka! Ang Fire Dance ay maayos na nag-swing ng Thousand Transformation sa Demonic Ape King. Water Binding. Ang tubig na nakapaligid sa mga paa ng Haring Ape ay naging isang lubod, na nagbubuklod ng mahigpit sa mga paa at katawan ng Grand Lord. Ilang beses man maputol ng Haring Ape ang lubod ng tubig, ang huli ay palaging nagre-reforma sa paligid ng katawan ng Grand Lord, pinabagal ang boss kaya hindi nito matamaan ng maayos si Kula. Kahit na ang mga pag-atake ng Ape King ay tumama sa Kula, naabot lamang nito ang humigit kumulang 70% ng normal nitong pinsala dahil sa matubig na mga paghihigpit. Hindi nabanta kay Kula ang Haring Ape. Napakalakas ng skill. Maaari pa nga itong makaapekto sa isang dakilang Panginoon. Natigilan ang lahat ng makitang bumaban ng gusto ang kapangyarihang panlaban ng Demonic Ape King. Habang ang lahat ay tulale pa rin, ang Fire Dance ay nagsagawa ng mas nakakagulat na hakbang. Habang inihahampas ng Fire Dance ang kanyang maikling espada sa ere, isang letigo ng tubig ang lumabas sa lupa at hinampas ang kamao ng Haring Ape. Boom! Bagamat nabasag ang letigo sa pagtama, tumigil din ang pag-atake ng Ape King. Kasunod nito, umindayog muli ang Fire Dance, na nagpatawag ng isa pang letigo ng tubig na hamaampas sa likod ng Haring Ape. Isang pinsala na higit sa minus 10,000 puntos ang agad na lumitaw sa itaas ng ulo ng Grand Lord na nagpasindik sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Anong skill yan? Napaawang ang bibig ni Yulan nang hindi sinasadya habang pinapanood ang mga pag-atake ng Fire Dance. Natigilan ang sayaw ng apoy habang inyaagaw niya ang kanyang dalawang talam, ngunit napigilan niya ang hari ng Demonic Ape nang walang tulong. Kakatwa, walang sinuman sa larangan ng digmaan ang mas nagulat kaysa sa Fire Dance. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang skill na natutunan niya sa Titan Library. Na-upgrade lang niya ang Water Binding sa Tier 1, Level 1, ngunit ang skill ay maaaring bahagyang masupol ang isang Grand Lord. Kung ang skill ay na-upgrade sa tier 2, maaari nitong ganap na supilan ng isang Grand Lord. Mabuti! Lahat, ito ang iyong buong kapangyarihan sa Ape King. Excited na nagutos si Xia Feng pagkatapos mapanood ang performance ng Fire Dance kasama ang kanyang bagong skill. Sa domain ng Diyos, ang mga kasanayan ay karaniwang nahahati sa tatlong kategorya, mga kasanayan sa pag-atake, mga kasanayan sa pagpapagaling, at mga kasanayan sa pag-control. Gayunpaman, mayroon ding mga kasanayan sa domain. Gayunpaman, ang ganitong uri ng skill ay napakabihirang, at kadalasang natuklasan lamang ng mga manlalaro ang mga ito pagkatapos maabot ang tier 4. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng napakalaking agwat ng lakas sa pagitan ng tier 3 at tier 4 na mga klase.
Gayunpaman, nalaman ng domain skill Fire Dance na mayroon ding nakasisilaw na depekto ang gumagamit ng skill ay hindi makagalaw habang ginagamit ang skill. Bukod dito, ang tagal ng skill ay hindi masyadong mahaba. Batay sa hula ni Shafeng, isang himala kung ang skill ay tumagal ng 10 minuto. Kaya, kailangan nilang ubusin ang HP ng Ape King habang nakikipag-ugnayan ang Fire Dance sa kanyang skill. Sa tulong ng Fire Dance, naging mas madali ang pakikipaglaban sa Demonic Ape King. Ang depensa ng Ape King ay hindi maihahambing sa King of Corrosion. Isa rin itong madilim na nilalang. Bilang resulta, kahit na hindi na-activate ang isang Berserk skill, ang mga pag-atake ni Shafeng ay madaling humarap sa humigit kumulang 20,000 hanggang 30,000 pinsala. Nang matapos ang water binding ng Fire Dance, ang Demonic Ape King ay mayroon lamang 50% ng HP nito na natitira. Habang bumaba ang HP ng Grand Lord sa 50%, nag-utos si Shafeng, "Lahat ng DPS, ilayo ang inyong sarili sa Ape King at atakihin ang iba pang two-headed apes. Mga manggagamot, tumutok sa iyong mana. Gumamit ng potion sa sandaling matapos ang cooldown. Huwag mong subukang pangalagaan sila." Kapag bumagsak ang HP ng Demonic Ape King sa 50%, ita-target nito ang isang random na manlalaro, na nag-e-execute ng charge at pinipilit ang player sa isang fainted state bago maglunsad ng sunod-sunod na mabilis na pag-atake. Ang Grand Lord's charge ay higit na mas malakas kaysa sa isang Berserker, at kahit isang mount na may aktibong life-saving skill ay may kaunting pag-asa na mabuhay laban sa gayong marahas na pag-atake. Maliban na lang kung ang target na manlalaro ay may skill tulad ng Elementalist's Ice Barrier na maaaring magbigay sa kanila ng mahabang panahon ng damage immunity o nagawa nilang iwasan ang Ape King bago ito makarating sa kanila, kamatayan lamang ang naghihintay sa biktima ng Grand Lord. Gayunpaman, kung unang haharapin ng mga manlalaro ang two-headed demonic apes, kapag ang dalawang Great Lords, HP ay bumaba sa ibaba ng 70% threshold habang ang Grand Lord's HP ay nasa itaas nito, ang Great Lords ay papasok sa isang Berserk State, ang kanilang pinsala at bilis ng pag-atake. Tumataas ng 30%. Kaya naman, alang-alang sa kaligtasan, matapos bawasan ang HP ng Ape King sa halos 50%, inilipat niya ang atensyon ng team patungo sa two-headed apes. Kapag ang dalawang dakilang Panginoon ay halos patay na, sila ay babalik upang harapin ang dakilang Panginoon. Gayunpaman, upang makamit ang lahat ng ito, ang pagpoposisyon at koordinasyon ng koponan ay kailangang maging tumpak. Bukod dito, dahil ito ay magiging isang mahabang labanan, ang paggamit ng mana ng manggagamot ay masusubok. Para sa sitwasyon ng three-headed demonic Ape King, si Shafeng ay may apat na iba pang Guardian Knights na sumusuporta kay Cola. Sa tier 1, level 1, ang Protection Blessing ay nagkaroon ng cooldown na 3 minuto, 30 segundo. Sa mas mataas na antas, bababa ang cooldown na iyon. Dahil eksperto ang bawat miyembro ng team, napakataas ng kanilang skill level. Kasama si Cola, lahat ng 5 Guardian Knight ng koponan ay may humigit kumulang 3 minutong cooldown sa kanilang mga pagpapala sa proteksyon. Nang makuha ni Cola ang Demonic Ape King, ginamit ni Shafeng ang Life Bloom sa Guardian Knight. Ang Life Bloom ay may tagal na 40 segundo at cooldown na 1 minuto, 30 segundo. Matapos isama ang pagpapagaling mula sa 3 manggagamot, halos hindi na natalo si Cola sa tagal ng Life Bloom. Kapag natapos na ang cooldown ng Life Bloom, ang iba pang 4 na Guardian Knights ay maghahalinhinan sa paghahagis ng Protection Blessing kay Cola. Ang Protection Blessing ay may tagal na 20 segundo, kaya kailangan lang ni Cola ng 3 para i-tied siya hanggang sa maging handa muli ang Life Bloom. Sa Protection Blessing, kahit na walang Shafeng's Life Bloom, hindi mamamatay si Cola. Kung kinakailangan, handa rin si Shafeng na mag-activate ng life-saving skill para matulungan si Cola na makaligtas sa mga pag-atake ng Ape King na binabawasan ang pressure sa Guardian Knight. Sa pamamagitan nito, nakabuo sila ng solidong defensive cycle. Mabilis lumipas ang oras. Ang three-headed demonic Ape King ay naipit sa buong labanan. Para sa 2 level 45 Great Lords, hindi sila naging hamon para sa team ni Shafeng. Napakabilis, ang 2 Great Lords, HP ay bumaba sa ibaba ng 5% threshold.
Pagkatapos ay nagtalaga si Xia Feng ng isang partido para ipin ang Great Lords habang ang iba ay umatake sa Ape King. Nang bumaba sa 50% ang HP ng Demonic Ape King, sa wakas ay na-activate nito ang charge nito. Sa kabila ng babala ni Xia Feng, napakabilis lang ng Ape King. Sa huli, ang target na assassin ng Ape King ay namatay kaagad. Sa panahon ng pagsingil nito, nabangga din ng Ape King ang tatlong iba pa, kung saan dalawa ang namatay at isa ang malubhang nasugatan. Sa kasamaang palad, ang nasugatan na manlalaro ay isang Shield Warrior. Nanlamig ang mga gulugod ng mga manlalaro nang makatanggap sila ng suntok sa kanilang moral. Habang unti-unting bumababa ang HP ng Ape King, nawalan ng mga miyembro ang team. Sa oras na ang Ape King ay may natitira pang 10% na HP, 64 na miyembro lamang ng koponan ang nakatayo. Sa kabutihang palad, ang mga nakaligtas ay pamilyar sa kanilang mga sarili sa Ape King's charge, na nagpapababa ng bilang ng mga fatality sa bawat kasunod na charge. Umuungol. Habang iniisip ng mga manlalarong ito kung ang tagumpay ay makikita, ang Demonic Ape King ay numartilyo sa dibdib nito habang ang buong katawan nito ay namula. Papasok na ito sa berserk state nito. Ang kamao nito pagkatapos ay humampas sa Kula's shield, agad na ibinaon si Kula hanggang baywang sa lupa. Kahit na may protection blessing, nakatanggap pa rin si Kula ng halos minus 9,000 na pinsala. Habang tinamaan ng healing beam si Kula mula sa isang gilid, ang sunod na suntok ng Ape King ay tumama mula sa kabila. Sa pagkakataong ito, bumagsak ang natitirang bahagi ng katawan ni Kula sa lupa, ang kanyang HP ay agad na bumagsak sa ibaba ng 50%. Habang inaakala ng lahat na susuntukon muli ng Ape King si Kula, ibinaba ng Grand Lord ang mga braso nito sa mga kalapit na manlalaro. Kaagad, ilang manlalaro ang nag-transform sa mga bahid ng puting liwanag at nawala. Dahil sa lakas ng Ape King, natulala ang mga manlalaro. Wala na masyadong HP si Boss. Ibigay mo lahat ng meron ka. Blacky, ay cast ang Guardian of Light sa Kula. Nagmamadaling sumigaw si Xia Feng. Pagkatapos sabihin niyon, inactivate ni Xia Feng ang Heavenly Dragon's Power at Thunder God's Descent bago inatake ang Ape King gamit ang lahat ng mayroon siya. Ang Fire Dance ay gumamit din ng Illusory Power. Sa sandaling ito, ang koponan ay nabalisa habang sila ay desperadong lumaban para patayin ang Demonic Ape King. Marami rin ang nagsimulang maghagis ng malalakas na magic scroll sa Grand Lord. 7%, 5%, 3%, habang bumababa ang HP ng Ape King, lumiliit ang team. Napakabilis, 40 o higit pang mga manlalaro ang nanatiling nakatayo. Nang bumaba sa 1% ang HP ng Grand Lord, tinapos ng team ang dalawang Great Lords. Gayunpaman, kahit na may mas mababa sa 300,000 happy, ang Demonic Ape King ay maaaring umulan ng kawalan ng pag-asa sa koponan. Kahit na naka-activate na ang Dragon Scale Body, pinatay pa rin ang Ape King si Kula. Patayin mo! Ginamit ni Xia Feng ang Flame Burst. Gayunpaman, sa kumpletong estado nito, ang depensa ng Demonic Ape King ay masyadong mataas. Parehong Xia Feng at ang kanyang doppelganger ay nakagawa lamang ng kabuuang 120,000 pinsala. Noong 100,000 happy na lang ang natitira sa Ape King, wala pang 20 ang nakaligtas. Gayunpaman, ang pinakamaraming natanggap ng kanilang mga pag-atake ay humigit kumulang minus 1,000 pinsala, na ang karamihan sa kanila ay dumaan lamang ng daan-daang pinsala. Ang huling 100,000 happy ng Ape King ay parang isang hindi malulutas na pader. Noong ang Grand Lord ay mayroon lamang 50,000 happy, 10 manlalaro lamang ang nabubuhay. Maging ang White Knight ay nagsisimula ng mawalan ng pag-asa. Biglang bumagsak ang tingin ng Haring Ape kay Xia Feng. Walang pag-aalinlangan, inactivate ni Xia Feng ang aura ng Earth's Activatable Skill, Absolute Defense. Ang bigla ang suntok ng Ape King ay nagpalipad kay Xia Feng ng mahigit 30 yarda ang layo. Kahit si Xia Feng ay kinilig ng maramdaman niya ang napakalaking lakas ng Grand Lord. Buti na lang at hindi nakapasok ang Ape King sa Absolute Defense. Nang makitang nakaligtas si Xia Feng sa pag-atake nito, nagalit ang Ape King. Sinisingil nito si Xia Feng bago mangbalyena sa swordsman. Gayunpaman, sa buong 5 segundong tagal ng Absolute Defense,
Walang magawa ang Ape King kay Xia Feng. Ang lahat ng ginawa ng galit na pag-atake nito ay bumili ng mas maraming oras para sa iba pang mga nakaligtas sa koponan. Biglang, kinuha ni Xia Feng ang isang itim na magic scroll mula sa kanyang bag. Nang maramdaman ang kasuklam-suklam na mana na nagmumula sa sinaunang scroll, ang Ape King ay napaatras sa takot, nagniningning ang gulat sa mga mata nito. Mukhang kailangan kong gamitin ito pagkatapos ng lahat. Sumili ang pag-aatubili sa mga mata ni Xia Feng habang nakatingin siya sa itim na scroll. Nakuha niya ito mula sa Epic Treasure Chest na nakuha niya mula sa Phoenix Rain. Gumastos siya ng maraming mana stones para buksan ang Epic Chest na iyon, ngunit mayroon lamang itong dalawang item. Sa kanila, ang isa ay ang itim na balumbon sa kanyang mga kamay. Kabanata 942. Napansin ng natitirang mga miyembro ng team ang scroll sa sandaling kinuha ito ni Xia Feng mula sa kanyang bag. Ano iyon? Bakit ito nagliliwanag ng labis na mana? Sa sandaling lumitaw ang itim na balumbon, naglabas ito ng nakakatakot na presyon. Ang daloy ng mana sa kanilang paligid ay nagyelo sa ilalim ng pressure na ito. Kung maipapakita nito ang ganoong kapangyarihan bago ang pag-activate nito, mahirap isipin kung anong uri ng magic scroll ito. Kahit si Yulan, Bloodsucker, at White Knight, mga taong maraming alam tungkol sa God's Domain, ay hindi pa nakakita ng ganito. Sa huli, kailangan pa nating gamitin ito. Napabuntong hininga si Aqua Rose, halatang nag-aatubili nang makita ang scroll. Sa Zero Wing, siya at si Xia Feng lang ang nakakaalam kung anong mga item ang nakuha niya mula sa Epic Treasure Chest. Sa Domain ng Diyos, maging ang Fine Gold Treasure Chest ay napakabihirang. Sa pangkalahatan, matatagpuan lamang ang mga ito sa mga espesyal at nakatagong lokasyon. Tulad ng para sa Dark Gold Treasure Chests, malabong matisod ng isang manlalaro ang isa kahit na sa pinakamaraming mapagkukunan na mga nakatagong lokasyon o guho. Kaya naman, may isip na lang kung gaano kahalaga ang isang Epic Treasure Chest. Ang isang Magic Scroll mula sa isang Epic Treasure Chest ay magiging kasing pambihira. Sa kasalukuyan, ang pinakamalakas na kilalang Magic Scroll sa God's Domain ay ang Tier 3 Magic Scrolls. Gayunpaman, ang scroll sa mga kamay ni Xia Feng ay isang tier 4 na magic scroll. Gayunpaman, ang scroll na ito ay hindi ang dahilan kung bakit inilihim ni Xia Feng ang kanyang Epic Treasure Chest at ang mga bagay na nakuha niya mula rito. Sa halip, ginawa niya iyon dahil sa ibang bagay na ibinigay sa kanya ng Treasure Chest. Ang Compendium ng Beastmaster. Bagamat isa itong ordinaryong parchment book, ang bawat guild ay nangangarap na magkaroon ng sarili. Habang ang mga manlalaro ng guild ay umabot sa mas mataas na antas, ang kanilang pangangailangan para sa mounts ay tataas din sa araw. Kaya naman, ang kahalagahan ng guild mounts ay maliwanag. Gayunpaman, mas mahalaga ang pag-aalaga sa guild mounts. Hindi kayang bigyang kasiyahan ng common mounts ang mga miyembro ng iba't ibang malalaking guild, ngunit ang pag-upgrade ng common guild mount ay malayo sa madali. Kahit na ang base mount ay isang 5-star mount, ang mga manlalaro ay mayroon lamang 70% na pagkakataon na ay upgrade ito mula sa common tumo sa bronze rank, isang 30% na pagkakataon na ay upgrade ito sa mysterious iron rank, at isang 30% na pagkakataon na ay upgrade ito sa ranggo ng secret silver. Kung ang Mount A Guild na nakunan ay isang 3-star mount o mas mababa pa ang pagkakataong mag-upgrade nito. Gayunpaman, gamit ang Beastmaster's Compendium, ang mga guild ay maaaring gumawa ng gamot na nagpapataas ng mga rate ng tagumpay sa pag-promote. Bukod dito, ang pagpapalakas ay medyo mataas. Kahit na ang basic Beastmaster's Potion ay maaaring tumaas ang rate ng tagumpay ng pag-upgrade ng Mount to Bronze Rank ng 10%, Mysterious Iron Rank ng 5%, at Secret Silver Rank ng 1%. Kung alam ng iba na si Zero Wing ang nagtataglay ng Beastmaster's Compendium, bawat guild sa God's Domain ay target sila. Higit pa rito, para makagawa ng basic Beastmaster's Potion, kailangan ng isa na maging Master Alchemist kahit papaano. Kaya naman, kailangan nilang panatilihing lihim ang Compendium. Nang makita ni Aqua Rose ang Compendium ng Beastmaster, siya ay lubos na natulala. Kung alam ni Phoenix Ray na ang Epic Treasure Chest na ibinigay niya ay walang mga Epic Weapons o Equipment,
Ngunit sa halip ay ang Beastmaster's Compendium, nakontento na siyang maghintay ng 6 na buwan bago niya ito mabuksan. Pagkatapos ng isang paghinto, nagsimulang martilyo ng Demonic Ape King ang mga kamao nito kay Shafeng sa takot, ang malalakas na impact na bumubuo ng malaking bunganga na may lalim na 8 metro at 40 metro ang lapad. Dahil dito, napilitan ang mga nakaligtas sa koponan na salakayin ang Grand Lord mula sa malayo. Hindi nakakapagtaka kung bakit tinawag itong Hell's Gatekeeper ng maraming koponan. Sa kasuklam-suklam na lakas na ito, kahit isang koponan ng mga manlalaro ng tier 2 ay hindi ito matatalo, bulong ni Shafeng sa sarili, ngumiti ng mapait. Gayunpaman, gaano man kahirap ang pakikibaka ng Haring Ape, wala itong kabuluhan. Isang segundo lang ang kailangan ni Shafeng para i-activate ang tier 4 na Magic Scroll, at ang Absolute Defense ay tatagal ng 1 pang 2 segundo. Hindi mapigilan ng Ape King si Shafeng. Iniladlad ni Shafeng ang scroll at nagsimulang kantahin ang naitalang incantation. Kaagad, ang lahat sa loob ng 300 yarda ng Shafeng ay nagyelo. Si Aqua Rose at ang iba pa, na nakatayo sa dikalayuan, ay hindi makagalaw. Tanging ang Demonic Ape King lang ang nakagalaw. Gayunpaman, sa sandaling nakita ng Grand Lord na inilatag ni Shafeng ang Magic Scroll, tumalikod ito at tumakas. Si Yulan at ang kanyang mga kasama ay nabigla. Ang isang makapangyarihang halimaw tulad ng Demonic Ape King ay talagang tumatakas mula sa isang Magic Scroll. Walang sino man ang maniniwala dito, gusto mong tumakas. Tumawa si Shafeng sa Demonic Ape King na 30 yarda na ang layo sa kanya. Kaya mo bang lumayo, pero? Sa Shafeng sa epic enter ng spell, tumaas ang itim na fog mula sa lupa sa 300 yarda sa bawat direksyon. Pagkatapos ay damaloy ang hamog sa bawat katawan sa lugar. Dahil magkaalyado si Aqua Rose at ang iba pa, hindi sila naapektuhan ng itim na fog. Gayunpaman, para itong nakalubog sa maputik na latian, ang tumatakas na Ape King ay mabilis na bumagal hanggang sa tuluyang huminto. Kahit anong pilit nito, hindi ito makagalaw kahit 1 pulgada. Sa sumunod na sandali, nabuo ang itim na fog ng mga lubod na naggapos sa mga paa at katawan ng Grand Lord. Hindi ba ito ang domain skill na ginamit ko kanina? Nang makita ng Fire Dance ang pamilyar na mga lubod, naisip niya ang kanyang water binding skill. Lamang, ang water binding ay mas mahina kaysa sa itim na fog na ito. Bukod dito, maaaring ilipat ni Shafeng ang itim na fog ayon sa gusto niya. Ang tier 4 na domain skill Dark Madness ay napakahusay. Kinokontrol ni Shafeng ang itim na fog na parang extension ng kanyang sarili. Noong nakaraan, ang isang tier 4 na domain skill ang mismong dahilan kung bakit siya napilitang hayaan ang isang tier 4 na NPC na manakawin siya. Siyempre, hindi lahat ng tier 4 na klase ay mayroong domain skill. Gayunpaman, ang sinumang manlalaro, NPC, o halimaw na nakahawak sa isa ay walang alinlangan na tatayo sa pinakamataas sa mga klase sa tier 4. Subukan natin ang kapangyarihan nito. Pagkatapos ay activate ang Divine Providence, iwinagayway ni Shafeng ang kanyang kamay sa Demonic Ape King. Biglang, 4 na itim na letigo ang lumitaw sa paligid ng Demonic Ape King. Ang mga letigo ay nagpatuloy sa paghampas sa Ape King. Ang pinigilan na Grand Lord ay hindi kayang ipagtanggol ang sarili laban sa mga letigo na ito. Nang ang unang letigo ay tumama sa matigas na balat ng Ape King, numura ang balat ng Grand Lord na nagsiwalat ng laman. Ang Ape King ay umiyak sa matinding paghihirap habang ang pinsalang mahigit -30,000 ay lumitaw sa itaas ng ulo nito. Bago lumapag ang 3rd letigo, ang HP ng Demonic Ape King ay bumaba sa 0, ang katawan nito ay walang buhay na bumagsak sa lupa. Napakalakas. Nakakatakot ang skill na iyon. Nakanganga si Yulan at ang iba pa sa nahulog na Haring Ape. Maging ang Bloodsucker at White Knight, na lumaban sa maraming malalaking laban, ay nagulat. Ang kanilang mga pag-atake ay nagdulot lamang ng halos -1,000 pinsala. Bukod dito, iyon ang pinsala ng isang critical na hit. Gayunpaman, isang itim na fog whip ang nagdulot ng higit sa -30,000 pinsala sa isang strike. Matapos mamatay ang Demonic Ape King, tumaas ang level ng mga survivors. Si Shafeng at ang kanyang mga kasama ay tumaas sa level 44 sa lugar, na ang ilan ay nagsara pa sa level 45.
Ang Demonic Eight King ay nagbigay ng mas maraming EXP kaysa sa King of Corrosion. Gayunpaman, ang natitirang mga miyembro ng koponan ay higit na interesado sa pagnakawa ng Demonic Eight King. Sa kabila ng Divine Providence ni Shafeng, ang Demonic Eight King ay naghulog ng mas kaunting mga item kaysa sa King of Corrosion. Sa kabuuan, ang Grand Lord ay naghulog lamang ng 5 item at ilang gold coins. Kabanata 943. Matapos mamatay ang Demonic Eight King, sabay-sabay na pumasok sa tenga ng mga survivors ang tunog ng isang system notification. System, binabati kita. Nakuha mo ang unang pagpatay ng three-headed Demonic Eight King. Gantimpalaan ang pamagat na bayani ng pagsubok. Ito ang gantimpala sa pagkuha ng unang pagpatay ng Demonic Eight King. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Shafeng ang pamagat. Pagkatapos ay nag-click siya upang suriin ang impormasyon nito. Bayani ng pagsubok pamagat. Kapag ginagamit ang pamagat, tumaas ng 10% ang reputasyon sa banal na lungsod ng Titan. Ang bilis ng paggalaw at lahat ng pangunahing katangian ay tumaas ng 20% habang nasa loob ng lugar ng Titan City. Sayang naman. Hindi napigilan ni Shafeng na mapabuntong hininga habang sinulyapan ang siyam na natitirang manlalaro sa koponan. Kasama ang kanyang sarili, apat lamang sa mga nakaligtas ang miyembro ng Zero Wing. Ang ikatlong yugto ng pagsubok sa pasukan ay naiiba sa naunang dalawa. Direktang dineskwalipikado ng system ang sinumang manlalarong napatay dito at pinaalis sila sa paglilitis. Sa makatuwid, ang mga nakaligtas lamang ang nakatanggap ng titulong ito. Bukod dito, ito ang gantimpala para sa pagkuha ng unang pagpatay ng Demonic Ape King. Sa hinaharap, hindi makukuha ng iba ang titulong ito kahit na napatay nila ang Grand Lord. Sa pamagat na ito, magkakaroon sila ng mas madaling oras sakaling subukan nilang muli ang pagsubok sa pasukan sa hinaharap. Ang 120% na pagtaas sa mga katangian ay katumbas na ng isang mini berserk skill. Hindi kasama ang mga epekto ng mga kasanayan at kagamitan, kahit na ang mga mount tulad ni Yewumian at Turtle Dove ay maaaring malampasan ng kula kung makatanggap sila ng napakalaking tulong. Sa kasamaang palad, tanging ang Fire Dance, Aqua Rose, at Violet Cloud lamang ang nakarating sa puntong ito. Walang mount sa mga nakaligtas sa Zero Wing. Gayunpaman, ito ay isang magandang kinalabasan. Ang pamagat ng hero ng pagsubok ay nagpapataas ng reputasyon ng user nito ng 10%. Sa Titan City, wala nang masihigit pa sa reward na ito. Kasunod nito, inilipat ni Shafeng ang kanyang atensyon sa pagnakawa na ibinagsak ng Demonic Ape King. Habang sinusuri niya ang mga bagay na sunod-sunod na nahulog, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng paulit-ulit. Leader, paano ito? Hindi naiwasang magtanong ni Aqua Rose. Ang Demonic Ape King sa kumpletong estado nito ay talagang ang pinakakasuklam-suklam na boss na nakalaban niya. Maging ang hari ng kaagnasan na kanilang kinaharap noon ay walang paghahambing dito. Kung hindi dahil sa Shafeng na gumagamit ng Tier 4 na Magic Scroll sa huli, siguradong mapupunas na nila ang team. Hindi sila magkakaroon ng karangyan na umupo at magpahinga dito ngayon. Much better than the King of Corrosions. Sa 5 item, 2 ang growth type equipment. Tumawa si Shafeng. Life Talisman, Necklace, Bronze Ramp. Level 40, level 90. Na kinakailangan sa kagamitan, Intelligence 300, Vitality 200. Intelligence dagdag 21, Vitality dagdag 27, Endurance dagdag 22, level 40. Ang bilis ng casting ay tumaas ng 10%. Ang mga epekto ng pagpapagaling ay tumaas ng 15%. Karagdagang passive skill. Light of Life, pumili ng hanggang 8 kaalyado sa loob ng 30 yarda na radius at pagalingin sila para sa 30% ng intelligence ng manlalaro isang beses bawat 3 segundo. Karagdagang aktibong kasanayan koneksyon sa buhay, pumili ng hanggang 5 kaalyado, ikinokonekta at ibinabahagi ang kanilang mga HP. Ang mga target na konektado sa buhay ay tumatanggap ng 20% na pagtaas sa mga epekto sa pagpapagaling. Tagal, 30 segundo. Cooldown, 5 minuto. Isang pag-aari ng Life Priest na si Irene, ang Life Talisman ay ginawa gamit ang Stone of Life, na nabuo mula sa mga luha ng Goddess of Life.
Ang Life Talisman ay naglalaman ng napakalaking life force. Gayunpaman, dahil sa kontaminasyon ng kapangyarihan ng kadiliman, ito ay lubhang hamina. Malaking halaga ng magic crystals at EXP ang kailangan para linisin ito. Maaaring linisin ng 5 beses. Ang unang purification ay nangangailangan ng 200 magic crystal at 300,000 X. Crimson Moon, Greatsword, Bronze Ramp. Level 40, Level 100. Equipment Requirement, Strength 600, Agility 400. Attack Power, dagdag 975, Level 40. Strength, dagdag 102, Endurance, dagdag 36. Ignore Levels, dagdag 5. Kapag umaatake, may 30% na pagkakataong mag-trigger ng Boiling Blood, tumataas ang strength attribute ng 500 puntos sa loob ng 10 segundo, at may 15% na pagkakataong magdulot ng 200% damage. Karagdagang passive skill Blood Domain, sa loob ng radius na 30 yarda, ang presensya ng anumang nilalang na may mas mababa sa 50% HP ay magpapataas ng lakas ng wielder ng 100%. Isa sa 31 banal na armas ng lungsod ng Titan, ang lakas nito ay lubhang hamina dahil sa pinsala sa labanan. Sa kabutihang palad, nananatiling buo ang core ng Holy Weapon. Malaking halaga ng Magic Crystal at EXP ang kailangan para maayos ito. Maaaring ayusin ng 5 beses. Ang unang pag-aayos ay nangangailangan ng 1,000 Magic Crystal at 500,000 X. Napabuntong hininga ang lahat nang mabasa ang statistics ng mga item. Ang parehong piraso ng growth type equipment ay malinaw na malayo sa karaniwan, partikular na ang Greatsword, Crimson Moon. Sa kabila ng pagiging bronze rango lamang, ang strength attribute na ibinigay nito ay nalampasan maging ng epic weapons. Ang Crimson Moon ay isang armas na ganap na nakatuon sa lakas na ginawang puro pagkasira ang iniisip. Sa lakas, kahit ang Killing Ray ni Xia Feng ay hindi makakalaban kay Crimson Moon. Malamang, ang 1,000 transformations lang ng Fire Dance ang nakahihigit dito. Gayunpaman, ang una ay isang fragmented legendary weapon, habang ang huli ay kasalukuyang bronze weapon pa rin. Bagamat talagang nakakagulat ang dalawang bagay na ito, ang talagang nakaagaw ng atensyon ni Xia Feng ay isang sirasirang Crimson Crystal Ball. Sa kabila ng hitsura nito, ang kristal ay nagniningning ng mahinang divine might. Ang lahat ng nasa ipinapakitang impormasyon ng item ay nakalista bilang hindi alam. Pareho ang resulta kahit na ginamit ni Xia Feng ang omniscient eyes. Gayunpaman, alam ni Xia Feng kung ano ang eksaktong kristal na ito. Hindi na ito ang kanyang unang pagkakataon na makatagpo ng ganoong bagay. Joss Crystal. Ito ay isang bagay na kahit isang tier 4 na Sky Knight ay namatay na sinusubukang makuha. Ito ay hindi lamang isang bagay na maaaring kontrolin ng mga ordinaryong mortal. Kung hindi dahil sa napinsala ang Diyos na kristal, na nagiging sanhi ng pagkawala ng halos lahat ng kapangyarihan nito, hindi niya mahawakan ang kristal sa ngayon. Hindi naisip ni Xia Feng na makakatagpo pa siya ng isa pang Diyos na kristal. Sa huling pagkakataon na nilamon ng asul na bowl ang kristal ang isang God Crystal, ito ay naging maalamat na Holy Grail. Gayunpaman, dahil ang Holy Grail ay nawasak ng Diyos ng digmaan, ito ay nasa isang nasirang estado pa rin ngayon. Gayunpaman, ito ay isa pa ring legendary item. Ang kapangyarihang taglay nito ay hindi isang bagay na maihahambing sa isang fragmented legendary item. Makikita ng isa kung gaano kahanga-hanga ang isang legendary item mula sa katotohanan na ang kasalukuyang Holy Grail ay maaaring mag-upgrade ng isang item hanggang sa maximum na fragmented legendary rank. Kung makuha niya itong God Crystal, mas maaayos pa niya ang Holy Grail. Ang pagkuha ng growth type na equipment o isang epic na item ay magiging mapatla kumpara sa kakayahang i-upgrade ang kapangyarihan ng isang legendary item. Ang iba pang dalawang item na nahulog, bukod sa 2 piraso ng growth type equipment at ang God Crystal, ay pambihira rin. Ang isa ay isang secret silver rango na summoning flute, habang ang isa ay isang tier 3 summoning scroll. Sa kasalukuyan, kahit na ang bronze mount ay napakabihirang sa God's domain, hindi pabanggitin ang secret silver mounts. Ang huli ay malamang na mas mahalaga kaysa sa isang epic item.
Para sa tier 3 summoning scroll, kahit na ang super guilds ay magkakaroon lamang ng ilan sa mga bagay na ito. Ang pambihira nito ay higit pa sa mga epic na item. May kabuuang 5 item. Hindi magiging posible na hatiin sila ng pantay-pantay. Paano kung magbibid tayo para sa huling item? Iminungkahi ni Shafeng kay Yulan. Ang bawat isa sa 5 item ay lubhang mahalaga sa isang guild. Natural na wala sa alinmang panig ang payag na ang kabilang panig ay makakuha ng karagdagang item. Sa makatuwid, ang pagbibid para sa huling item ang magiging pinakapatas na solusyon. Hindi na kailangan. Kung hindi dahil sa team leader na si Yefeng na gumamit ng mahalagang magic scroll sa pagkakataong ito, hindi natin magagawang talunin ang Ape King. Hahayaan muna kitang pumili ng 3 item. Ang aming panig ay magiging maayos sa pagkuha ng natitira. Umiling si Yulan, tinatanggihan ang mabuting kalooban ni Shafeng. Matapos masaksihan ang lakas ni Zero Wing, mas pinapahalagahan niya ang pagbuo ng isang palakaibigang relasyon kay Zero Wing kaysa sa pagkuha ng mga item na ito. Kabanata 944. Ang determinadong sagot ni Yulan ay bahagyang nagulat kay Bloodsucker. Sa 5 bagay, bukod sa hindi alam, sira-sira na kristal, ang 4 pa ay hindi mabibili. Ang isa ay mahihirapang hanapin ang mga bagay na ito sa Raven. Ang Secret Silver Mount, sa partikular, ay pambihira. Tanging ang mga Super Guild o Super First Rate na Guild ang nagkaroon ng anumang pagkakataong makuha ang kanilang mga kamay sa isa o dalawa. Hindi niya akalain na talagang magiging bukas palad si Yulan para bigyan si Shafeng ng first pick ng 3 item. Bagamat naiintindihan niya ang takbo ng pag-iisip ni Yulan, kung siya ang pipiliin, hayaan si Shafeng na pumili ng hanggang 3 item, sa halip na bigyan ng swordsman ng unang 3 pinili, ang magiging limitasyon ng kanyang kabutihang loob. Sa 5 item, hindi sinabi kung alin sa 3 ang pinakamahalaga. Kasama sa 3 ang 2 piraso ng growth type equipment at ang secret silver mount. Wala silang impormasyon tungkol sa sira-sirang kristal. Hindi ito magagamit ng isa kahit na nakuha nila ito. Para naman sa tier 3 summoning scroll, habang ito ay napakahalaga, walang garantiya na makakatulong ito sa pagkatalo sa isang boss o upang makakuha ng growth type o epic equipment. Sa pinakamaganda, maaari itong tumulong sa mga laban ng koponan sa pagitan ng mga guild o kapag ni-raid ang isang bayan. Gayunpaman, ang desisyon ni Yulan ay hindi nagulat sa Warwolf, na nakaligtas din sa mahirap na labanan. Ang mga tagalabas ay walang ideya tungkol sa panloob na sitwasyon ng Underworld o sa kasalukuyang posisyon ni Yulan sa loob nito. Gayunpaman, pagkatapos masaksihan ang kapangyarihan ni Zero Wing, mas natitiyak ng Warwolf na kailangan nilang palakasin ang kanilang relasyon sa guild. Upang iangat ang kanilang katanyagan at posisyon sa Underworld, maraming mga upper echelon ang gumugol ng maraming pagsisikap upang makakuha ng pabor sa iba't ibang super guild. Halimbawa, sinusubukan ng maraming Underworld upper echelons na makalapit sa Pantheon. Sa kasamaang palad, hindi bibigyan ng guild ang Underworld ng oras ng araw. Pagkatapos ng lahat, ang Underworld ay isang koalisyon lamang ng mga organisasyon na may ilang impluensya at kapital. Ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa isang ordinaryong first-rate guild. Gayunpaman, ang autoridad ng mga organisasyon ay nakakalat, at mas mahirap na pagsamahin ang mga miyembro nito sa ilalim ng isang banner kaysa sa isang first-rate na guild. Ang bawat mataas na echelon sa organisasyon ay may sariling motibo, bawat isa ay nagsisikap na alagaan ang kanilang sariling mga puwersa at guild. Ang overwhelming smile ay ang pinagsamang pagsisikap ng 4 na Underworld upper echelons. Kahit na ang Zero Wing ay hindi maaaring makipagkompetensya sa Pantheon sa mga tuntunin ng background, ang parehong ay hindi masasabi para sa pangunahing puwersa nito. Sa napakalakas na koponan, maaari silang makakuha ng mga nangungunang armas at kagamitan na kasing bilis ng anumang super guild. Malinaw ito batay sa kagamitang isinuot ng mga miyembro ng Zero Wing. Bukod dito, ang Zero Wing ay matatagpuan sa Star Moon Kingdom. Kung mapapabuti ng overwhelming smile ang relasyon nito sa Zero Wing, maaari silang humingi ng tulong sa mga miyembro ng Zero Wing sa hinaharap. Marahil ay maaari silang tumulong sa isa't isa kapag ni-raid ang mga halimaw na hindi kayang hawakan o ipagpalit ng isa lamang ang impormasyon ng raid.
Pagkatapos ng lahat, hindi ba ang mga upper echelon ng underworld ay nagsisikap na gawin ang parehong sa Pantheon para sa mga mismong dahilan? Dadalhin kita sa alok na iyon. Naiintindihan din ni Xia Feng ang intensyon ni Yulan. Walang pag-aalinlangan, pinili niya ang God Crystal at ang dalawang piraso ng Growth-type equipment. Para naman sa Secret Silver Mount, hindi ito kasing halaga ng Growth-type equipment sa Zero Wing. Bukod dito, mayroon siyang Beastmaster's Compendium. Hanggat mayroon siyang sapat na sanay na Master Alchemist, sandali lang bago niya inalagaan ang Guild Mount sa Secret Silver Ramp. Ang Tier 3 Summoning Scroll ay hindi gaanong nakakaakit sa kanya. Mayroon siyang Biblia ng Kadiliman. Kapag na-promote na siya sa kanyang Tier 2 na klase, madali niyang mapatawag ang Tier 3 Demons. Kahit ngayon, posibleng magpatawag ng Tier 3 Demon gamit ang Aqua Rose at Song of Beatrice. Bagamat ang Tier 3 Demon na ito ay hihina, maaari nila itong gamitin bilang isang mid-shield. Pagkatapos hatiin ng magkabilang panig ang nakawan, ipinasa ni Xia Feng ang Life Talisman kay Violet Cloud. Si Violet Cloud ay isa ng makapangyarihang manggagamot, at pagkatapos na may handa ang kwintas, ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling ay tataas pa. Nang makapagpahinga na ang natitirang mga miyembro ng koponan, inakay sila ni Xia Feng sa bundok. Kahit na ang grupo ay nakatagpo ng maraming halimaw sa kanilang pagpasok sa Titan City, ang mga halimaw na ito ay hindi banta sa koponan ni Xia Feng. Pagkatapos lamang ng 3 oras, dumating ang mga manlalarong ito sa pasukan ng banal na lungsod. Ang mga tarangkahan ng Titan City ay 100 metro ang taas. Ang nakapalibot na mga pader ay umakyat sa 300 metro. Nang dumating ang grupo ni Xia Feng bago ang pasukan ng lungsod para silang mga langgam. Maraming mga banal na runang nakaukit sa malalaking pintuang bakal. Nang humakbang si Xia Feng sa loob ng 500 yarda mula sa mga tarangkahan, naramdaman niya ang napakalaking pressure na dumapo sa kanya. Pakiramdam ko, ang mga pintuan na ito ay mga panga ng isang dambuhalang halimaw. Ulap drifted sa itaas ng lungsod. Gayunpaman, ang mga ulap na ito ay hindi karaniwan. Sa halip, sila ay binubuo ng mana. May isip kung gaano kakapal ang mana sa banal na lungsod ng Titan. Sa sandaling dumating ang grupo ni Xia Feng sa harap ng mga tarangkahan, gumalaw ang isa sa 200 metrong taas na estatwa ng Titan na nagbabantay sa magkabilang gilid. Mga tagalabas, binabati kita sa pag-abot sa banal na lungsod ng Titan. Para sa pag-clear sa entrance trial, bibigyan ka ng 100 entrance token. Maaari mong gamitin ang mga entrance token na ito upang mag-teleport sa teleportation hall ng Titan City nang hindi sumasailalim sa pagsubok. Ang bawat token ay magbibigay sa iyo ng 3 araw sa Titan City. Gamitin mo sila ng mabuti. Pagkatapos magsalita ng estatwa ng Titan, ikinaway nito ang braso at bumuo ng 100 itim na bakal na token sa harap ni Xia Feng at ng iba pa. Kung gusto mong pumasok sa lungsod ngayon, maaari mong gawin ito gamit ang teleportation array sa gilid ng hindi gumagasta ng entrance token. Matapos tumahimik ang estatwa ng Titan, narinig ng mga miyembro ng koponan ang tunog ng 2 notification ng system. System, binabati kita. Para sa pagiging unang team na na-clear ang entrance trial, nabigyan ka ng 110 Titan City Reputation Points. System, binabati kita. Ang iyong Titan City Reputation ay umabot na sa 100 puntos. Ang iyong katayuan sa banal na lungsod ay na-upgrade sa Honorary Citizen. Matatanggap mo na ngayon ang mga benepisyo ng isang honorary citizen habang nasa banal na lungsod. Maaari ka na ngayong manatili ng 5 araw sa bawat pagbisita sa banal na lungsod. Bakit may time limit kapag nasa Titan City? Kumunot ang noo ni Yulan. Noong una, naisip niya na, kapag nakuha na niya ang mga slot para makapasok sa lungsod, ang kanyang mga manlalaro sa lifestyle ay maaaring manatili sa lungsod hanggang sa sila ay maging advanced forgers o alchemist. Hindi niya napagtanto na ang bawat token ay mayroon lamang 3 maikling araw. Imposible para sa isang intermediate forger o alchemist na maabot ang advanced na ranggo sa loob ng maikling panahon. Nangangahulugan ito na ang bawat intermediate lifestyle player ay mangangailangan ng maraming token upang maabot ang advanced na ranggo. Hindi niya inaasahan ang pagunlad na ito. Pumasok tayo sa loob at tingnan muna, mungkahi ni Xia Feng.
Ang paghahayag ay hindi nagulat sa kanya. Masyado lang umasa si Yulan at ang iba pa. Naisip nila na, sa pamamagitan ng pagkuha ng mga entrance slot sa Titan City, maaari nilang alagaan ang isang maliit na hukbo ng mga manlalaro ng advanced lifestyle na walang pakialam sa mundo. Ang domain ng Diyos ay hindi ganoon kaganda. Kung hindi, ang mga manlalaro ng master lifestyle ay hindi magiging napakabihirang sa nakaraan, mas mataas pa kaysa sa mga manlalaro ng tier 4. Ito rin ang dahilan kung bakit niya inuna ang first tier. Sa pamamagitan lamang ng pagiging honorary citizen, mapapahaba ng isang tao ang kanilang pananatili ng 2 araw. Kung ang reputasyon ng isang tao ay tumaas pa, ang kanilang mga inilaan na pananatili ay mapapalawig din. Siyempre, ang mga benepisyo ng pagiging honorary citizen ay hindi limitado sa isang pinalawig na pananatili. Sa sinabi ni Shafeng, mabilis na inayos ni Yulan ang kanyang mood at tumango bago sumunod kay Shafeng sa teleportation array. Nais niyang malaman kung ang mga sakripisyo ng koponan ay katumbas ng mga napapabalitang benepisyo ng Titan City. Kabanata 945. Ang banal na lungsod ng Titan ay hindi katulad ng ibang mga lungsod. Sa sandaling lumabas si Shafeng at ang iba pa mula sa teleportation hall, natigilan sila sa kanilang nakita. Ang mga gusaling may taas na daan-daang metro ay itinayo sa buong lungsod na mukhang isang modernong lungsod. Iba't ibang lifestyle NPC ang gumagala sa mga lansangan. Sa mga lungsod ng NPC ng God's Domain, ang mga manlalaro ay hindi madalas makatagpo ng mga master lifestyle NPC. Dito, gayunpaman, mahirap na hindi. Gayunpaman, ang densidad ng mana ay ang pinaka nakakagulat na aspeto ng lungsod. Sa pamamagitan pa lamang ng pagtayo sa kalye, naramdaman ng lahat ang hindi maipaliwanag na katahimikan. Kamangha-manghang malinaw ang kanilang mga isip. Ito ay isang kamangha-manghang lugar upang magpahinga. This is a perfect place to relax and unwind after an exhausting day in the real world, mulong ni Aqua Rose sa sarili habang nilalanghap ang masarap na hangin. Kahit na ang isang dark player tulad ng Bloodsucker ay natagpuan ang kanyang sarili na tumatango bilang pagsang-ayon. Sige, tanggalin mo na. Imbestigahan muna natin ang Lifestyle Association, sabi ni Shafeng, natatawa sa mga reaksyon ng kanyang mga kasama. Dati, maraming tao ang nangangarap na makapagbakasyon sa Titan City. Sa kasamaang palad, kakaunti lamang ang kayang bumili ng gayong karangyan. Kasunod nito, ang koponan ay sumakay sa isang advanced na karwahe ng kabayo at nagtungo sa Titan City's Lifestyle Association. May 3 gusali na nakatayo sa Titan City at ang isa ay ang lumulutang na isla ng Lifestyle Association. Ang 10 santo ng lungsod ng Titan ay lumikha ng espesyal na isla na ito at sinuspinde ito sa itaas ng kanlurang lugar ng lungsod. Maaaring sumakay ang mga manlalaro sa lumulutang na elevator sa spire upang marating ang isla. Nang makita ni Yulan at ng iba pa ang napakalaking isla sa itaas ng 400 metrong taas ng spire, tumahimik sila. Noong una ay inakala ni Yulan na ang Lifestyle Association sa Titan City ay magiging mas mahusay lamang kaysa sa mga kabisera ng mga kaharian at mga imperyo. Ngayon, gayunpaman, tila mas maraming pagkakaiba kaysa sa naisip niya. Ang pagtawag sa Lifestyle Association na ito na Ali Land para sa mga manlalaro ng lifestyle ay isang pagmamalabas. Hindi mapigilan ni Shafeng na mapangiti sa pagkabigla ni Yulan. Noong nakaraan, kahit ang mga manlalaro ng Grandmaster Lifestyle ay pinangarap na bisitahin ang banal na lungsod ng Titan at hindi nang walang dahilan. Sa pagpasok sa Spire, agad na nilapitan ni Yulan ang isang NPC upang magtanong tungkol sa lugar na ito. Hello, Miss! Paano kita matutulungan ngayon? Tanong ng metal robot na mahigit 3 metro ang taas mula sa likod ng front desk. Gusto kong magrenta ng workshop. Pwede mo ba akong bigyan ng introduction? Tanong ni Yulan. Kaagad, nagsimulang ipaliwanag ng front desk robot ang iba't ibang workshop na magagamit. Gayunpaman, ang pagpapakilala ng NPC robot ay napakaikli. Naghatid ito ng mas kaunting impormasyon kaysa sa alam ni Shafeng. Gayunpaman, ito ay sapat na nakakagulat sa unang pagkakataon na narinig ito ng mga manlalaro. Ang Lifestyle Association ay nahahati sa 3 lugar, lalo na ang lower layer, middle layer, at upper layer. Ang mas mababang layer ay tumutukoy sa spire area.
Nakita doon ang mga workshop mula sa basic hanggang special ramp. Gayunpaman, hindi tulad ng mga workshop sa ibang mga lungsod ng NPC, ang density ng mana sa mga ito ay mas mataas. Ang espesyal na workshop dito ay mas mataas pa sa basic meditation room sa tatlong star shops. Siyempre, napakamahal ng upo nito. Ang pagrenta ng advanced workshop para sa isang araw ay nagkakahalaga ng 10 gold, habang ang special workshop ay nagkakahalaga ng 25 gold bawat araw. Ito ay isang astronomical na halaga sa mga ordinaryong manlalaro ng lifestyle. Samantala, ang gitnang layer ay tumutukoy sa mga ordinaryong gusali sa lumulutang na isla. Ang isla ay may iba't ibang research room, mula sa basic hanggang advanced na ranggo, ngunit hindi limitado. Ang mga research room ay iba sa mga workshop kung saan nag-imbak sila ng maraming data na magagamit ng mga manlalaro sa pagsasaliksik at pag-imbento ng sarili nilang mga disenyo. Karaniwang alam na, upang maabot ang ranggo ng master, kailangan ng mga manlalaro ng lifestyle na lumikha ng kanilang sariling mga item. Bukod dito, kailangan nilang lumikha ng medyo mataas na ranggo ng mga item. Ito ay mas mahirap kaysa sa paggawa ng isang item mula sa isang umiiral na disenyo. Sa research room na ito, ang mga manlalaro ng advanced lifestyle ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon na maging isang master lifestyle player. Ito rin ang dahilan kung bakit ang banal na lungsod ng Titan ay kilala bilang ang Holy Land para sa mga manlalaro ng lifestyle. Noong nakaraan, hindi mabilang na mga manlalaro ng lifestyle ang gumastos ng daan-daang gold para makakuha ng slot sa Holy City. Gayunpaman, walang guild ang magiging hanggal para ibenta ang kanilang mga slot. Tanging ang mga nangungunang pangkat ng adventurer na iyon ang magbebenta ng mga token ng pasukan. Gayunpaman, karaniwang binibili ng iba't ibang guild ang mga token na ito. Ang mga manlalaro ng independent lifestyle ay walang pag-asa na makakuha ng kanilang sarili. Siyempre, sa napakataas na benepisyo, hindi mura ang upa sa research rooms. Ang basic research room lang ay nagkakahalaga ng 200 gold bawat araw, kahit na ang mga manlalaro sa anumang status ay maaaring umarkila ng isa. Para naman sa intermediate research rooms, ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 500 gold bawat araw. Bukod dito, kailangan ng isa na maging honorary citizen upang marenta ang mga silid na ito. Higit pa rito, ipinagbabawal ang pagpapahiram ng silid sa iba. Sa advanced na ranggo, ang research room ay nagkakahalaga ng 1,200 gold bawat araw. Tanging ang mga maharlika ng Titan City ang pinapayagang makapasok sa mga silid na ito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naging desperado si Xia Feng para sa reputation points ng banal na lungsod. Kung walang sapat na reputasyon, hindi siya makakapagrente ng advanced research room kahit gaano pa karami ang pera niya. Sa katotohanan, kahit na wala ang kinakailangan sa reputasyon, sapat na ang halaga ng pagrenta upang hadlangan ang karamihan sa mga guild sa yugtong ito ng laro. Gayunpaman, kung maingat na kalkulahin ang gastos, malalaman nila kung gaano kamura ang mga silid. Kung ang isang guild ay nagpalaki ng isang master lifestyle player bilang resulta ng pagrente ng isa sa mga extortionate research room na ito, ang player na iyon ay maaaring magdala sa guild ng mas malaking kita kaysa sa mga gastos sa pag-upa. Sa itaas ng gitnang layer na lugar ay ang Sacred Tower sa gitna ng isla. Ang mga manlalaro lamang na mga pangunahing maharlika sa Titan City ang pinapayagang makapasok sa tore. Sa pagkakaalam ni Xia Feng, ang mga manlalaro na may access sa Sacred Tower ay kasing bihira ng balahibo ng Phoenix noong nakaraan. Karamihan sa kanila ay mga manlalaro ng Grandmaster Lifestyle na nakatayo sa tuktok ng mga manlalaro ng Lifestyle ng Domain ng Diyos. Kung tungkol sa kung ano ang nilalaman ng Sacred Tower, kahit si Xia Feng ay hindi alam. Habang ipinakilala ng NPC robot ang iba't ibang benepisyo ng Lifestyle Association, lahat, maliban kay Xia Feng, ay napabuntong hininga. Ang mga NPC ay talagang bihasang magnanakaw. Maging ang Bloodsucker at White Knight, mga taong hindi nagbigay pansin sa mga klase sa lifestyle, ay nagulat sa mga presyo ng research room. Ang pagrenta ng advanced research room para sa isang araw ay nagkakahalaga ng 1 epic item. Kahit ang Super Guild ay hindi kayang bayaran ito. Namutla si Yulan nang marinig ang paliwanag ng NPC robot. Maging ang upo ng mga workshop ay kahanga-hanga.
Kung kakalkulahin niya ang halaga ng pag-aalaga ng 20 manlalaro ng lifestyle, bawat tao ay maaaring gumugol ng 6 na araw sa Titan City. Kung papayagan niya ang lahat ng 20 gumamit ng mga espesyal na pagawaan, ang upo lamang ay nagkakahalaga ng 3,000 ginto. Pagkatapos ay factor ang mga material na gastos, ang kabuuan ay maglalagay sa 6 sa isang first-rate na guild. Higit pa rito, kailangan niyang gumamit ng sarili niyang pera, at wala pa rin garantiya na lahat ng 20 manlalaro ay makakarating sa advanced na ranggo sa loob ng 6 na araw na iyon.